ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin eh. Kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila, blood is thicker than water eh. Kaso naman eh, the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun eh, walang makabagana. Una-una, kayo po nagsiwalat na 39 million liters ang ilinipat ng mga Amerikano galing Amerika papunta ng Pilipinas. Ano ba sa tingin yung dahilan at nag-imbak sila ng ganitong kadaming mga petrolyo dito sa Subic? Eh, hindi ko nga maintindihan kasi maraming kwento. Unang-una, nabalitaan ko sa mga Marites na mga Ilocano doon sa Hawaii. Sabi, nagkakagulo daw doon kasi nagulat daw yung mga Hawaiian kung bakit sa Pearl Harbor biglang nagkaroon ng sangkatutak na gasolina. Tapos, yung mga environmentalist nagpo-protesta, biglang, eto nga, may mga chismis na pinadala naman daw dito sa Pilipinas nung Taiwanese election. That was the night before, eh. Pagkatapos noon, pagdating dito, biglang sinabi ko nga, bakit ang dami-daming gasolina? Baka naman ibibigay sa mga PUV protesta. Oh, sana all, ano? Ibigay nila sa mga jeepney at operator. Pero ang sabi, hindi daw commercial transaction to, binili daw ng maayos at ipapadala daw sa private depot sa Subic. Wala daw tayong pakialam. Abay, biglang sinabi na hindi, ang AFP daw ang kumuha. At sinabing ganoon ng American Embassy na para sa AFP daw yon. Matapos yun, biglang nag-U-turn yung barko, hindi naman daw nag-landing sa Subic. At ngayon, pinapa-imbestiga daw ng AFP kung ano daw yon, kasi hindi maipaliwanag kung binayaran ng Pilipinas o alok ng Amerika, kung ano ba talaga yon. Hanggang ngayon, hindi ko nga maintindihan eh. Kung talagang regular at ayos lahat ng papel, bakit nag-U-turn at biglang nawala at nagpalaot? Nako, balita po ito, Senator Aimee, no, na hindi pala natuloy yung oil tanker na dala-dala itong petrolyo, no, na papunta sana sa Subic. Ang alam ko po, yung pinakamalaking imbakan dyan, coastal, no, eh meron sila kontrata na 30% ng kanilang i-imbak na petrolyo ay para sa gobyerno ng Amerika. At sa tingin ko po, sa dami nitong petrolyo na ito na 39 million liters, eh yung coastal lang ang may kakayahan para mag-imbak dyan. So sa ngayon po, wala pa rin balita kung ano nangyari dun sa delivery na yan. Basta naglaho na lang, parang bula. Eh, kaya nga, labo-labo nga kasi kung regular lahat at maipapaliwanag nila lahat, bakit biglang nag-U-turn? Ewan ko ba? Tapos, eto nga, walang sumasagot at yung sandatahan lakas, eh sabi, sila daw magpapaimbestiga. May ba't imbibestiga kung sinasabi ang maayos naman lahat ng transaksyon? Ang labo, hindi ko maintindihan. Oh, nagkaroon ba ho ng statement ang ating hukbong sandatahan na para sa kanila talaga yung petrolyong yun? Oh, noong umpisa, yun ang sabi. Sabi nila, hindi ko nga maintindihan kasi noong una, ang sabi, it's a private transaction, commercial arrangement. Yun nga, parang nabanggit pa nga yung coastal at ipapadala lang sa Subic. Later, sinabi ng AFP, kanila daw yun. Tapos, yung kahuli-huli ang kahapon, magpapaimbestiga sila dahil hindi daw nila alam kung ano yun. Alin ba talaga, kapatid? Alin ba talaga? Mas malabo silang kausap kesa tayo. Tayo daw malabo sila mas lalo. Well, anyway, yung pagdating po ng petrolong yan ay na-timing naman doon sa election sa Taiwan kung saan ang nagwagi ay itong DPP candidate na pinaniniwalaan na mas nagnanais na magkaroon ng independensya ang Taiwan. Sa tingin nyo, may kinalaman po yan na parang paghahanda kung may gagawin paglusob ang China? Ang mga praning ewan ko ba, ang mga planning katulad ko, syempre, nagtataka kami kung bakit saktong-sakto doon sa eleksyon ng Taiwan. Pero sana naman hindi. At eto nga, noon, nagsisisihan sila na nakikialam ang Amerika sa eleksyon sa Taiwan. Yung iba naman, tinuturo yung China. Abay, turo sila ng turo, tapos na yan. Pero mukhang mahihirapan pa rin ang DPP pagkat makita natin na wala yung kanilang supermajority sa parliament nila. Kahit ano, eh sana naman kapitbahay namin yan sa Ilocos. Napaka-close namin sa Taiwan, sa totoo lang. Pati tilaok ng kanilang manok, naririnig namin. Pati yung
pagpasok ng anumang eroplano sa lugar nila, nakikita namin. Kaya kabado kami at inaasahan namin manatiling mapayapa at maunlad ang bayan ng Taiwan. Well, maiba naman po tayo, no? Nabalita rin na hindi ro kayo nagtataka na nadawit ang inyong presidential insan, Speaker Martin Romualdez, dito sa bribery initiative. Paano ba ho nadawit si presidential insan Martin Romualdez dito sa bribery initiative? Nako, ewan ko ba sa kanila? Hindi kasi, yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadly deadline nga nila kahapon, yung January 12. Sabi ko, ano ba naman itong project PI na to? PI ninyong lahat, ano ba yan? Sa pangalan pa lang, talbog ka na. Pag-iisipan pa naman yan, walang katuturan. Ako, pangalan pa lang, PI ng PI. Bastos talaga. Well, ma'am, ano ba? Nung lumalaki kayo, talaga bang napansin yun na may pagnanasa na maging presidente ang inyong insan? Aray ko, hindi naman kasi okay naman si na Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit maging ganyan kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin, pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok, biglang na nagkakaganito na, nagugulat naman ako. Alam ko na pikon sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila, blood is thicker than water kaso naman the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun walang makabagana. Ma'am, pero super ate of the president, nakapag-usap ka na ba kay PBBM tungkol sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan na talaga naman dahilan kaya tayo nakakawatak-watak at parang tinutuldukan na ang ating unit team? Ganun na nga. Ang totoo, medical leave pa rin ang drama ko kaya hindi kami nagkikita-kita. Pero alam ko, ang Pangulo, noon pa, hindi pa presidente si Bongbong, pinag-uusapan namin ang saligang batas. Pagkaya sinasabi na, nako, wag napapasukan yan, hindi pa nakakabangon ang ekonomiya. Hindi naman yan ang kinakain ng tao araw-araw, hindi naman yan ang nasa isipan ng bawat mamayan. Ang talagang pinoproblema natin, ang gasolina, kung paano bibili ng pagkain, ng murang bigas, yun na muna ang tutukan. Alam naman natin, miski yung mga dambuhalang korporasyon umaaray sa ekonomiya, matumal pa rin talaga ang benta at ang trabaho, hindi pa ganun kaganda. Senadora, magandang umaga, si Admar po ito. Ma'am, may tanong ko lang. Hi, Admar. Opo, good morning. Si PBBM, wala pa ba siyang final na say or kung siya ba ay sang-ayon dito sa pagbabago ng konstitusyon sa kabuuan? Kasi nung unang sabi niya hindi na kailangan dahil meron ng existing na mga batas or pwede namang gawa ng remedyo sa mga batas. Pero nitong lately sa December, parang nagiging bukas sa pag-aaral sa economic provisions. Anong nakikita mo naman dito, Senadora? Well, pagkakilala ko sa kanya, it's a polite way of saying wag muna. Kasi kilala ko yun, hindi naman yun magsasabi na no kaagad, kundi sasabihin, sige, aralin na muna natin. Ibig sabihin, wag na muna ngayon. Which is tama naman sa sinabi niya noon na hindi pa napapanahon yan kasi ang daidaing problema ng ating bansa. Bakit naman tayo pupunta doon? Pero eto nga, hindi natin masyadong naintindihan itong mga pangyayari. May tumutulak dito sa Project PI na to na talaga naman isinumpa talaga sa pangalan pa lang. At alam ko talaga si Bongbong, pag sinabing aralin muna, wala naman mag-aral, pero ibig sabihin hindi pa yan ngayon. Opo. And may maipapayo po ba kayo sa mga nasa likod nitong Project PI na sundin na lang yung tamang proseso, kung maglatagan man, ilatag sa lahat, wag yung parang under the table ba ang dating?
Ewan ko, nakakatawa eh. Kasi unang-una, baka si Attorney Harry. Pero ako, wala pa akong nakikitang nalathalang mga listahan ng mga provision. Aling provision ba ang gusto nilang palta? Kung talagang economic provision, eh, dilista natin. Tapos pag-aralan natin isa-isa kung ano yung metodo, kung pinakamaayos na proseso, yung magandang pag-presenta sa publiko. Pagkat wala pa akong nakikita, ano bang papalta? Sabi, energy daw, o kaya yung media, yung edukasyon. Kasi kung tutuusin, nagawa na natin yan in accordance with law, ang sinasabi sa Constitution lagi. Ibig sabihin, pwedeng paltan sa batas. Isa sa batas lamang na hindi naman magkakahalaga ng 14 billion, mas mabilis pa, at nakita natin na nagagawa. Nung panahon ni Presidente Duterte, tatlo ang napaltan natin na nagkaroon ng impact at pagbabago sa konstitusyon. Sa economic provisions, unang-una, pinaliwanag natin yung retail trade law. No? So yung mga nagbebenta ng mga dayuhan na maliliit lang na tindahan, pwede na. Tapos yung ikalawa, yung Public Services Act, yung pinaka-controversial doon, yung telecommunications, kasi hindi daw makapasok, yung mga investor, pagkat napakamahal, tapos sarado daw, at ang telecoms daw talagang capital intensive, nabuksan naman niya sa pamagitan ng public services. Tapos ako, talagang pinasimuno ko yung Foreign Investment Act at pinalawak natin ang mga sektor na kayang pasukan ng mga foreigners para hindi tayo hadlang sa anumang kapitalistang interesado mag-invest sa Pilipinas. Ibig sabihin, kayang gawin. Isa sa batas mo, in accordance with law. Oh, ayan na yung law, yun na yung susundan. Opo, Senador, huling topic ko na lang po bago si Jade. Under po ng inyong Senate Committee on Electoral Reforms, ito nga pong para sa ating halalan, na-disqualify na po yung Smartmatic ng COMELEC at pinaghahandaan ngayon ng COMELEC itong 2025. Naghahanap sila ngayon ng bagong transmission na system sa halalan. Merong isa na nag-bid, sinusuri pa nila ito. Hindi ba tayo kukulangin ng oras? Tingin mo, paano matitiyak naman natin sa publiko na tapat nito? Kasi alam natin yung umikot na kontrobersya, nung masamang imahe doon sa Smartmatic. Paano ngayon natin maibibigay sa taong bayan yung transparency, tapat, tunay na halalan po, Senator? Yes, tama kayo. Talagang delayed na sila dahil nga naantala, dahil nagka-failure of bidding yung una, na DQ yung Smartmatic, subalit iisa nga nag-bid, ano, yung Koreano, nakaduda-duda pala yung reputasyon, bira naman. Kaya nag-usap nga kami at sinabi ko sa COMELEC, mag-due diligence naman, kalkali naman ninyo yung mga istorya ng mga nagbibid, kahit nagbid yan. Pero sabi nila, may lima na daw at they've been assuring us na matatapos tama ng panahon. Tingnan natin kasi talagang kinakailangan maipakita nila na maayos talaga yung botohan. Although dito sa Project PI na naman ang sabi kung ma-delay, pag na-delay daw yung mahiwagang schedule nila na July 9 gagawin bago na yung ating saligang batas, pero July 9 pag hindi daw natuloy yun, abay i-postpone na lang yung 2025. Syempre type ko yon kasi re-electionist ako. Pero hindi naman yata tama yon na koan na hindi sinusunod yung ating schedule. Yung iba magnasasabi na ipagsama na daw yung election at yung plebiscite. No, karambola yan, bihira naman. Hindi nga maintindihan ng mga tao kung anong ibig sabihin ng tanong na jointly or separately boboto yung Senate at saka yung Congress. Malay natin, ako nga hindi ko naintindihan masyado at maraming nagbibigay ng iba't ibang opinion. Senator, magandang umaga po, si Jade po ito. Kaugnay kamakailan, yes, si Congressman Ed Silagman ay may ibinunyag tungkol po doon sa additional o in-insert nga po doon sa bicameral conference na 12 billion sa isang item na tungkol po ito sa conduct and supervision of elections, referenda, recall votes, and plebiscites. Kayo po ba ay nagulat ng narinig po ninyo na may ganitong item, inilaang budget for this year? Yes, gulat na gulat ako. Tingin sa lahat, dapat hindi ako nagugulat dahil ako yung chairman ng electoral reform. Ako rin ang may hawak ng budget nila. Abay, nung nasa subcommittee, nakailang hearing nga kami,
Kasi nga ang dami-dami nilang request. May mga request sila kasi nga yung mga opisina nila, squatter lang daw sila sa iba't ibang LGU, ano? Kasi wala silang sariling opisina. Tapos humihiram-hiram na lang sila ng mga casual at job order ng mga empleyado pagkat wala rin silang mga sapat na items. Tapos yung sahod ng mga tao nila masyadong mababa kung ikumpara sa ating mga teachers at iba pa. Marami silang daing. Talagang nagpapatagdag sila. Pero usually, rental space, pagpapatayo ng kanilang office, yung ganon. Wala naman pinag-usapan na tsa-tsa. Kaya nagulat talaga ako dahil tinatanong ko rin kay Senator Sunny Angara, eh hindi rin niya alam eh. Eh sabi ko, hawak ko yan sa subcommittee level, tapos sa committee level, hawak niya, saan pinasok yan? Bakit isilingit yan at tigit sa lahat? Bakit tsa-tsa na? Wala na yung mga opisina, sahod at iba pa. Nagulat talaga kami kung paano nangyari yon. Wala ho bang nilabag na batas doon sa pag-insert nga po without all you knowing? Yes, talaga naman na center of the highest order yan. Talagang hindi ko maintindihan paano na isingit yan. Nagugulat talaga kami first time na narinig namin yan. Na nakita lang namin yung 2 billion preparatory sa national and local elections. 2 billion ang pinarok at hiningi ni Presidente Bongbong. Naging 14 billion bigla. Anong klase yun? Nakakagulat kasi talagang ang request lang nila yung sa opisina at sahod. Wala namang kinalaman dyan sa tsa-tsa. Senator, pag nagkaroon sila ng naabot nila yung 12% nga ng registered voters na nagpumirma doon sa People's Initiative, anytime ay po pwedeng magsagawa ng plebisito dahil may budget na. Parang gano'n ang sinasabi, nagugulat na nga ako sa kanila dahil hindi naman pwedeng gano'n. Pwede naman magprotesta, isa-isahin natin ang mga signature kasi naging pera-pera na. Alam naman natin na may bayaran, may inaalok sa mga kongresista raw ang 20 million, gano'n din sa malalaki siyudad. Pagkatapos noon, tigwa 100 pesos ang mga botante kapag lumagda. At sa kabila noon na nagkakabukulan pa nga daw, may 40 pesos, merong iba naman na medyo matitigas ang ulo at mahirap pa kumbinsihin, abay 1,000 na. Eh, labo-labo talaga, kaya medyo nagugulan talaga kami sa mga pangyayaring ito. At isa din sa masaklap din, Senator, may mga ulat, though talagang yan na dapat i-verify din, na yung itinanggi naman ng mga ahensya, na yung mga ahensya tulad ng DOLE, tulad ng DOH, tulad ng DSWD, yung mga programa na AX at TUPAD ay nagagamit dito. Yes, ito nga yung sinasabi natin na bakit naman ito ang inaalok. Pera na ng gobyerno yan, ibusapan na yan. At ang alam natin, ang AXP para sa mga hard hit sectors, ano, yung mga in crisis nga. Hindi naman para sa mga lumagda, wala na mausapang gano'n. Ibig sabihin, hindi na botong libre yan, kundi talaga vote buying, bonggang vote buying, harap-harapan at pera na ng gobyerno para sa mahihirap ang ninanakaw. So, Senadora, meron kang Senate Resolution number 903 dito si Sentro yung investigasyon po ninyo. Yes, tama yon. Dalawa yung hinahin kong mga bill tungkol dyan. Unang-una nga yung resolusyon na investigan dapat natin ang pagsusuhol para bumoto at lumagda dito sa pagpalit ng ating saligang batas. Tapos linilin lang pa ang tao kasi sinasabi kapag daw pumira, magkakaroon ng ayuda na permanenteng 3,000 kada buwan or something like that. Ang labo nga eh, hindi ko nga maintindihan. Pero pag tinignan mo yung tanong, may tanong tungkol sa pagboboto ng Kongreso at Senado. Walang connection, kaya nagtataka ako kung bakit nagkaganon. Ikatawa, meron akong investigation din na final. At siguro si Attorney Harry, kabisado ito, kung talagang binago na yung Santiago ruling ng Congress at ng Supreme Court natin, yung Santiago ruling kasi ang sinasabi doon, wala pa tayong prosesong nakatakda para sa pagbabago ng saligang batas sa pamagitan ng PI. Nako ha, maliwanag yun. Tapos biglang nagkaroon ng Lambino case na sinasabi nila na bago na yun. Sa palagay ko, hindi. Kaya aralin natin maigi at hindi naman pwedeng bastang labo-labo eh talagang brasuhan, bayaran, pwede nang mag-PI ng ganito.
Huli na lang po, Senadora, no? Ang tinatanong po ng mga PI proponents ay yung voting separately or jointly dahil mukhang gusto nila na mawala ang separate na boto ng Senado. Dahil 24 lang kayo, 318 sila, ang gusto nila voting jointly ng masunod ang gusto ng Kongreso, no? Meron na ba hong nabubuong posisyon ng Senado at kailan po isa sa publiko ng Senado ang kanilang posisyon dito sa PI neto? Well, syempre yung mga senador, nakailang meeting na, hindi ko sigurado kung anong buong agenda doon. Pero lahat kami, alam namin na linulusaw yung boto namin. Syempre malululog kami sa dinami-dami naman ng 300 plus. At ipinagtapat naman ng isang promotor ng pirma na wala silang botong sapat sa Senado. Kaya gagawin nila sabay-sabay, labo-labo, tig isang boto. Hindi naman po pwede yun, maliwanag naman sa transcript, sa lahat na sinulat tungkol sa ating saligang batas, na hindi ganon. Well, maraming salamat, Super Ate to the President. Hindi lang po dahil sa inyong panahon, dahil sa inyong mga patuloy na paninindigan para sa Sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po mula sa Sambayan ng Pilipino. Ako, maraming salamat. Happy Monday sana pala, pero wala naman tayong sinabing maganda. Hindi hira. Ano bang klase ito? Happy New Year na lang. Happy mga New sa Year. Ating mga mamayan. Huwag kayong bebenta ng boto ninyo. The Constitution is not for sale po. Thank you. Maraming salamat po. Yan po ang ating Super Ate.